So good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So today's vlog guys, ay gusto kong i-review itong XR150R kung ano nang nangyari nito sa loob ng 2 taon na paggamit ko sa trabaho at kahit saan, mga merkado o kahit saan guys, nakauwi sa bahay. So samahan niyo ko guys, so intro muna, pasok! So ito na nga siya guys, yung aking XR150L. Yan guys. Okay, unan yung napansin guys is pinalitan ko siya ng sticker, decals. Kasi guys, kung hindi nyo na may tanong, ano kasi ito guys, nakatumba. So paano ba nakatumba? Ganito lang nangyari guys, nakatayo, ganyan lang siya, nakapark. Tapos yung kasama ko na naka-AWR. Naka-WR na 155 sa Yamaha, na ano niya dito guys, nabangga niya dito, natumba. At pagkatumba niya guys, ito yung nangyari. Dito, meron dito yung gas-gas malaki na baon. So ang ginawa ko, instead na magpa ano ng pintura, masyadong mahal, 1,000 yung hingi. Pag magpa-decals ka, 1,500, decals na lang buong ano pa, buong katawan pa, mayroon pa dito sa ano. So hindi lang ito nawasing ngayon guys. So bago ko siya review guys, at least malaman nyo kung ano yung mga binago ko dito. Una guys, ito guys, naging ano na to siya guys, 1821 yung ano niya rim, no? Naging ano na siya guys, hindi na siya yung ano standard, bago na siya guys. So binili ko lang to guys ng 6,000, dalawang pares na. Dalawang pares. So yung gulong guys, nabago na rin to kasi 2 years na nga eh. Naging Duramax na yan. So napansin ko lang guys sa original, yung original na tire dati, ano siya? So dati, hindi siya madulas, pero ngayon guys, madulas na siya. So yun lang napansin ko guys. Kung gusto nyo guys, magpa-decals din kayo guys. Ang ganda talaga sa motor pag naka-decals na. So, yan guys. Yan yung ano ko ngayon. Yung motor ko ngayon. At mayroon ding top box sa likod. Kasi wala nga siyang U-box. So, unang napansin ko dito guys, sa paggamit ko nito. Punta na tayo guys sa ating review. Dito guys, itong area na to. Ito talaga ang sakit ng XR150L. Itong area na to, yan. Parang may guma guys, hindi ko cylinder ba tawag nito, nakalimutan ko guys. Lumalabas dyan ang ano, yung acidity niya. Lumalabas yan, nag-itim yan dito lahat. So napalitan ko na yan, siguro meron kayong nakita mga vlog din sa ibang mga YouTube channel na ito yung ano, binaklas nila. So napalitan ko na yan dyan guys. Kasi nga yun din, yun lang talaga ang trouble niya sa loob ng 2 taon. Ito, pag natumba to, pangalawang beses guys, kaya ito di na to original. Sa ano na to? Sa Inmax, I mean, you know, sa Yamaha na Aerox, Aerox. Ito guys, nah, di na yung original oh. Nah, di na naka, di na naka andikit. Kalbo! Tumba man siya, pinalitan ko na siya ng, ay binilang ko na siya ganito. Para dipinsa sa ano niya, dipinsa sa clutch. Dipinsa. So ganun ang mangyari. So oh my god! Wow! Kasi nga nasunog to guys, nasunog yung upuan. Binagyan kasi ng no ng inako, no. Binagyan niya ng takip. You're so rude. Pumunta dito sa makina, mainit, binalik, gabi kasi, kaya nasunog. So pinalitan ko na rin yan. So malaking tulong ang top box guys, top box. Maganda siya. So ito naman kadina guys, sa 2 taon ko, siyempre, masyado na siyang maluwag. Natanggalan ko na rin siya ng, ano, tingnan mo guys, may lock na. Anak, mayroon ng lock. Mura lang guys, mura lang yung, ano ko, pakabit ko niyan.
So, ano pa ba guys, yung mga review ko dito? As in, believe ako guys, no, sa mga balak bumili ng 1XR 150L, ay bibili kayo, bumili talaga kayo kasi very satisfied customer here. As in guys, sobra, hindi ako niya binigyan ng sakit ng ulo. Hindi talaga niya ako binigyan ng sakit ng ulo. As in guys, ang ganda talaga guys ng performance niya, lalo na sa mga lubak-lubak. Oh, gusto, pwede kasi itong pang trail din guys. So, yan guys yung ano rin, ito rin, yung mirror niya, palitan ko na rin kasi nga yung pagkatumba niya, yung nasabay sa pagkabali dito, palitan ko rin. Pero ito, hindi to ang original niya guys. Ano to, made in Japan to, sa DT ata siya guys, na ano, binili ko lang din kasi sa shop. So, ano pa ba ang pinalitan ko dito guys? Basta ang masabi ko lang sa inyo guys, kung may balak kayong bumili, bumili talaga kayo kasi hindi siya nagbibigay sa inyo ng sakit ng ulo. As in, ang ganda talaga ng XR150L. Mga balak bumili dyan, bumili na kayo kasi ang ganda talaga niya ng XR150L. So, ano pa ba ang kulang? So, yun nga, yung gas-gas, wala na kasi nagbago na. Bago siya ng decals. So, yun lang. As in, ang ganda talaga ng XR150L. So, siguro ngayon ang retail price nito ngayon is nasa 96,000. So, kaya lang. So, yun lang siguro guys, yung update ko sa inyo sa na maganda talaga siya. Kahit 2 years na siya sa akin, hindi siya nagbibigay ng sakit ng ulo. So, yun lang ang sasabihin ko sa inyo guys. Na, ito, XR150L, kailangan nyo talaga guys na maintenance talaga 1 month. Kailangan talaga na magpa-change oil. Huwag nyo sabihin na, bago pa to, hindi ko pa naman to pinapatakbo. Hindi, 1 month talaga yan guys. Mapinatakbo mo pa man yan malaas o hindi. Ano talaga guys? Tawag nito, ipa-change oil mo talaga, part sa maintenance niya yan guys. So hanggang doon lang guys, gusto kong sabihin sa inyo, 2 years ko na ito. So ni-review ko lahat, walang problema. As in, hindi ko ma-explain na lahat kasi hindi talaga siya nabibigay sa akin ng sakit ng ulo. So maganda siya bilhin guys, satisfied customer here. So hanggang doon lang tayo guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking munting vlog. So God bless, good morning.